Everyone, again, this is Kuya SMB Vlog. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pakinggan ang mensahe ni Madam Nora regarding sa issue na nilabas nung mga nakaraang linggo. Punto por punto. Pak na pak. Please, watch this. Nang 500,000 ni tatay, wala akong perang ganun kalaki. At saka yung resibong 100,000, kusa kong binigay yun. Hindi hiningi ni tatay Jetro. Maliwanag ba? Balik-balik na lang. Kahit anong tahimik mo, di inaano kay, ini-issue kay. Ko sa leeg si tatay Jetro at saka si Bunso. Saan galing ano yun, issue yun? Anong tingin nyo kay tatay? Bata? Kay Bunso, bata, walang pag-iisip? O naman? Hindi. Hindi, Winnie. Pabalik-balik na lang yung issue eh. Nananahimik ako kahit anong pangbabastos nila sa akin, nananahimik ako. Pero pabalik-balik na lang. Malibang magbigay? Malibang magtulong? Sa pagkakaalam ko, hindi mali yun. At saka hindi pera nila yun. Wala silang pakialam doon. Anong pakialam nila sa pera ko? Karapatan ko yun kung kanino ko itulong o ibigay. Basta ang sinasabi ko, hindi nang hingi ng tulong si tatay sa amin. Kusa kong binigay yun. Sa puso kong binigay kay tatay yun. Saka sinasabi, ako daw yung gagastos sa ano? Sa meet and greet? Sa ano nakuhang usapin yan? O dito ngayon nililinaw ko. Walang nanghingi. Kusang binigay ang 100,000 kay Tatay Jet. At wala na kayong pakialam doon, pera ko 'yun. Nagirapan ko 'yun, hindi sa inyo. May karapatan ako kung kanino ko itulong yung pera ko. Nagirapan ko 'yun. Kung babalik man ako sa maging mahirap, wala na akong pakialam doon. Sanay ako maging mahirap, sanay ako maging mayaman. Hindi nyo na problema yun. Pakialaman nyo yung buhay nyo, hindi yung buhay ng tao. Pero ganyan lang eh, isang beses, pabalik-balik, pabalik-balik. Tanong ko sa inyo, masama bang tumulong? Kapal na nang aapog niyong bantayan niyo kung anong galaw ko ah. Pera niyo ba? Nangingi ba ako sa inyo ng pera? Nanghiram ba ako sa inyo? Anong pakialam niyo kung kanino ko ibigay? Basta ang binigay kong 100,000 kay tatay, kusang loob yun, galing sa puso yun. Nananahimik ako, issue kayo, pati pamilya ko, dinadamay nyo, tahimik pa rin ako. Kasi pag sinagot ko kayo, anong pinagkaiba ko sa inyo? Sasabihin sa inyo, hindi hiningi ni tatay, binigay ko ng kusa at hindi alam ni tatay na nagpadala ako niyan. Kusang binigay. Sana maintindihan nyo yan. Ay,
kasi hindi ako nanghingi sa inyo kahit isang butil na bigas. God bless you. Pabalik-balik na lang eh. Walang katapusang issue eh. Isa lang isinusuportahan natin. Isa lang. Lagay nyo yan sa kukote nyo. Iisa lang. O baka hindi nyo pa maintindihan, ulitin ko pa. Paulit-ulit kong sasabihin. Hindi hiningi ni Tatay Jethro kusa kong binigay. At saka nang nagpadala ako niyan, nagpadala yung kapatid ko. Hindi alam ni Tatay na pinadalhan niyan. Saka sa mga pus niyo, ang ganda ng pus niyo, ako nagpadala. Tingnan niyo nga. Tingnan niyo yung resibo kung pangalan ko ang nagpadala. Para malaman niyo kung saan galing yung pera. Yung mga isyong, ay nako, may iba-vlog lang, tama na. Siniraan nyo ako, tahimik pa rin ako. Sinamay nyo pamilya ko, tahimik pa rin ako. Pero wala nang katapusan yung paninira nyo eh. Sinasabi pa, ako nagbayad ng 500,000. Saan ako kukuha ng 500,000? Hindi ako katulad yung mayayaman. Kasi ako kung nagbigay man ako kay Tatay Jet, taos puso kong binibigay at wala na kayong pakialam dun. Pera ko yun. Saka yung post nyo, ayos-ayosin nyo. Tingnan nyo nga yung resibo, kaninong pangalan nagpadala? O sino nagpadala? Mayos-ayos kayo. Hindi yung buhay ng tao yung binabantayan. Yung buhay nyo yung bantayan nyo. Hindi yung buhay ng tao. Anong pakialam nyo naman kung magbigay ako ng 100,000? O kahit ilang milyon yan? Anong pakialam nyo? Siguro nakikita nyo, tahimik ako na, no? Hindi ako lalaban na, no? Maghintay lang kayo. Wala kayong pakialam kung anhin ko yung pera ko. Saka sinasabi nyo, hindi magtatagal ang kayamanan sa tao. Wala na kayong pakialam doon dahil sanay ako sa hirap. Dahil galing ako sa hirap na pamilya. Kaya kung umastang mayaman, kaya kong umastang mahirap. Pero yung post nyo, ayos-ayusin nyo. Tingnan nyo yung resibo kung sino nagpadala. At saka isang point, anong pakialam nyo sa pera ko? Matanong ko lang, anong pakialam ko sa pera nyo? May utang ba ako sa inyo? Sabi, walang hiningi si Tatay Jethro. Usang binigay. Taus-pusong binigay. Parang silang plaka rin akong paulit-ulit magsabi dito. Hindi ko maintindihan eh. Sobrang tahimik ko na eh. Kahit pinabastos na yung pamilya ko eh. Hinahayaan ko eh.
palaging paulit-ulit-ulit, parang silang mga plaka ang mga, ay nako, pwede lang magmura, nagmura na ako. Na, wala akong high blood, naka-high blood ako sa inyo. Maintindihan, anong pakinila sa pera ko? Kahit milyon pa yung nabigay ko, wala kayong karapatan na husgahan ako. Or husgahan si Tatay Jethro. Wala kayong pakialam. Ano bang pinuputok ng putsin nyo kung magbigay ako kay Tatay Jethro at tutulong ako kay Tatay Jethro? Dalawang linggo na ako nananahimik, pero sumusobra na eh. Paulit-ulit na lang eh. Ito lang masasabi ko sa inyo, pamilya nyo yung bantayan nyo, hindi yung mga tao, parang sobrang linis nyo sa pamilya nyo. Parang tingin nyo sa sarili nyo, walang taong perpekto. Tsaka, ang unang-unang iniisip ko, anong pakialam nyo sa pera ko? Bakit nyo ako binabantayan? Anong pakialam nyo? Kung ubusin ko man yan, o ipamigay ko man yan kanino, wala kayong pakialam. Dahil pera ko yan. Pinaghirapan ko yan. Galing yan sa malinis na trabaho. Pinagpawisan ko yan. Lagi na lang eh. Dinidiin si Tatay Jethro, dinidiin mukhang pera. Sa tingin nyo, sino mukhang pera ngayon? Isang point lang matatanong ko, isa lang talaga, anong pakialam niyo sa pera ko? Sabihin niyo lang, may utang ba ako sa inyo? Nangingi ba ako sa inyo para makapagbigay kay Tatay Jethro, makatulong kay Tatay Jethro? Hirap pala mag, ano no, hirap pala pag sobrang tahimik mo, hindi ka pumato. Bakit nang gagaliti kayo sa perang binibigay ko? Tsaka pinoproblema nyo, baka maghirap ako. Ano pa kailan nyo? Hindi naman kayo maghirap ah. Hindi naman, pag naghirap ako, asahan nyo hindi ako hingi ng tulong sa inyo. Dahil sanay ako sa buhay na mahirap. Dahil nanggaling ako sa ano pamilyang mahirap, isang kahit isang tuka. Hindi ako pakialam sa inyo. Napakialaman ako eh. Pakialam nila, diyan ako masaya, tumulong sa tao. Hindi umapak sa pagkatao ng tao. Ngayon lang, sabihin ko sa inyo, hindi ngayon lang, marami na akong tinulungan. Hindi ko lang ugali magpasikat. Yun lang yun.
ko sa kanila. Gusto kong sagutin nila. Ano pakialam nila sa pera ko? Anong pakialam nila kung saan ko ipupunta yung pera ko? Sa akin, kusa kong binigay. Nagkakaintindihan tayo? Anong hinihingi mo? Anong hinihingi mo? Ano? Ani? Anong hinihingi mo? Pabalik-balik yung issue eh. Yung resibo, pakitingin. Please, pakitingin. Kanino galing? Sino nagpadala? Sa issue na yan. Kasi yan yung paulit-ulit eh. Pakitingin. Sino nagpadala? Sa kung totoo man nagtulong ako kay Tatay Jeter, wala na kayong pakialam doon. Eh kung ako nagtumutulong sa tao kusang loob, walang hinihinging kapalit. Sakit sa katawan. Kung totoo man nagtulong ako kay Tatay Jitro, mali ba yun? Mali ba yun? Hindi ako lumalabas dahil ayaw ko silang patulan kasi pag pinatulan ko sila, anong pinagkaiba ko sa kanila? Ito na akong pinag-aralang tao, hindi ako bastos na tao. Ipos mo. Kasi Queen, ikaw unang nakakaalam yan. Hindi pa alam ni Tatay na pinadalhan siya ng 100,000. Ikaw ang unang nakaalam yan. Ipos mo. Pakita, itanong sa kanila kung sino nagpadala. Dahil hindi ako nagpadala niyan. Hindi pangalan ko ang nagpadala. Saan nakuha yan? Saan nakuhang issue yan? May ebidensya kayo? Ilabas nyo. Ay nako. Salita lang? Salita? Ebidensya nyo? Magagamit sa korte yan? Tanong ko nga, magagamit sa korte? Salita lang? Sa kola. Hindi pa paniwalaan ng ano ng korte pag salita lang lapag nyo yung totoong ebidensya nyo. Puro kayo putak ng putak. Tiga baro. Baro. Ako na nahimik. Ako kahit pamilya ko dinadamay na. Dahil ayaw kong pumatol dahil alam ko sa sarili ko wala akong ginagawang mali.
akin na masasaktan yung ginagawa nila. Hindi ko lang maisip anong pakialam nila sa pera ko. Bakit nang gagalaiti sila sa bigay ko? Yun lang yun. Tanong ko sa inyo, bakit sila nang gagalaiti sa bigay ko? May problema ba sa bigay ko? Kasi ako nagbibigay ako. Pag nabigay ko na wala na akong pakialam. Hindi ko na hinahanap. Galing sa puso ko, wala akong pakialam. Pag napadala ko na. Naisip niyo siguro, sobrang tahimik ko. Santa ako, no? Pati pamilya ko, dinamay ang kapal naman ng mga mukha. Bakit hindi pamilya niyo yung pagtuunan niyo ng ano niyo? Parang tingin mo naman ang linis ng mga pamilya nila pag nagsalita. Kung sinong inggit sa akin dyan, kumikit. Hindi, sobra na eh. Tumatahimik ako eh, paulit-ulit eh. Paulit-ulit yung issue na resibo na 100k na hindi ko nga pangalan ang nagpadala dyan. At saka kung akin man yan, at saka kung ako ang nagbigay, wala na silang pakialam dahil galing sa puso ko yan. Hindi yan hiningi ni Tatay Jethro. Maliwanag, hindi humingi ng pera sa akin si Tatay Jethro. Usang binigay ko yan. Sa mga makikitid ang utak dyan, usang binigay. Hindi hiningi. Paulit-ulit eh. Share mo. Anong problema? Share mo. Harapin ko sila. Mayroon pa dyan nagsabi, may pupunta daw ng Singapore, galing Singapore. Usapin yung asawa ko. Pumunta ka dito para magkapera din ako sa'yo. Taka dito, ako pa magpaharap sa asawa ko sa'yo eh. Mga ka-idol, napanood natin ang banat, mensahe ni Madam Nora. Ha? Sa mga nagpalabas ng issue ano regarding sa pamimigay niyang pera kay Jethro. So alam naman po natin 'yo. Hindi na natin dito i-mention kung sino po sila. Okay? Punto por punto. Sana lahat mapaliwanagan ng maayos regarding this issue. Sana din si Nanay Merly may mensahe din regarding this para maklaro po ang lahat. Mas maganda nga, this is the good way para mapaliwanagan ang lahat kasi nagsalita na po si Nora regarding sa issue na yon. Okay? Kayo na po bahala. Hanggang sa muli. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, and please don't forget to subscribe. Okay? Kasi hindi muna ako magbigay ng reaction regarding this video. Ah? Kasi hindi ko pa napakinggan ang mensahe po ni Nanay Merly regarding sa sinabi ni Madam Nora. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi. God bless all.